Tanong nyo rin ba kung ano na ang mangyayari dito kay Russell Westbrook? Ano na ang kanyang mangyayari sa future niya sa Lakers? Mag-i-stay ba siya all throughout the season? Or matitrade nga siya bago pa ang trade deadline? Well, alam natin na nung off-season pa, well, halos last season pa nga mga idol, ay gusto nang i-trade neto ni Rob Pelinka ni Jeannie Buss ng Lakers itong si Russell Westbrook matapos nga na hindi gumana ang kanilang experiment na Big 3. Halos mag-iisang taon na or halos lagpas na nga ata isang taon simula nang i-try ng Lakers na alisin na itong si Westbrook. Pero hanggang ngayon hindi pa rin sila successful, wala pa rin silang trade partner. At syempre alam naman natin ang rason dahil nga hindi maganda ang paglalaro ni Russell Westbrook at parang hindi nga siya nakikita ng ibang mga NBA team na very valuable player dahil nga hindi maganda ang kanyang paglalaro. Pero simula nung ngayong season ay medyo nag-improve naman na kahit papano si Westbrook since naging off the bench player nga siya sa Lakers salamat kay Coach Darvin Ham. Pero parang minamalas yata itong team ng Lakers dahil kahit gumanda na ang paglalaro ni Westbrook ay parang hindi pa rin nababago ang ihip ng hangin. Patungkol nga dito sa pagtitrade kay Westbrook dahil hanggang ngayon wala pa rin interesadong NBA teams na mag-acquire sa kanya unless ibigay ng Lakers ang kanilang mga valuable picks na 2027 at 2029. Kaya naman ngayon ay nakapag-desisyon na itong ang Lakers. At sabi nga nila mga idol, Russell Westbrook played this past month has made it increasingly unlikely that he will be traded before the league's February 9 deadline. So ayan na nga ang sagot sa ating tanong na ano na ang mangyayari dito kay Russell Westbrook. Ano na ba ang kanyang future sa Los Angeles Lakers? Parang ngayon ay walang balak ng i-trade itong Lakers dahil wala naman kasing gustong kumuha sa kanya at ayaw din naman nilang i-trade yung kanilang mga valuable picks. So parang ngayon ay tinanggap na lang nila, nilunok na lang nila mga idol itong mahirap na lunokin na pill na ito na si Russell Westbrook ay mag-i-stay nga. Well actually may good news and bad news dyan. Good news dahil yes nag-i-improve si Russell Westbrook every game, nag-a-adjust siya at medyo nagiging komportable na siya sa kanyang paglalaro. Ang bad news dyan mga idol ay hindi nga ito nagko-convert sa wins which is ang goal ng team ng Los Angeles Lakers kaya nga kinuha itong si Russell Westbrook para nga makatulong dito kay LeBron at AD. At i-share ko na nga din sa inyo ito mga idol na alam nyo ba kapag tin-raid nga ng Lakers ngayong season, itong si Russell Westbrook, Patrick Beverley, Damian Jones at Kendrick Nunn ay makaka-clear up nga sila na up to $82 million in cap space. So napakalaking pera niya ng mga idol na pwede nilang gastusin sa free agency. Halos pwede silang mag-sign ng dalawang max contract na players. Kaso para magawa ng Lakers para ma-trade nila itong apat na player na ito ay for sure na kinakailangan nilang i-give up yung kanilang dalawang asset na dalawang first round pick. Pero kapag hindi nga yan ginawa ng Lakers, kapag hinayaan na mag-expire itong apat na expiring contract ng apat na player na ito, ang Lakers ay magkakaroon lamang ng $35 million in cap space next season. So halos less than $50 million ang pwedeng gastusin ng Lakers sa mga free agent next year, which is hindi maganda. Napakaliit kung magbibuild around ka ng isang championship contending team around LeBron at Anthony Davis. Kaya tanong ko nga sa inyo mga idol, ano ang masasabi nyo sa parang magiging desisyon na ng Los Angeles Lakers na patnatilihin na lang itong si Russell Westbrook dito sa team ng Lakers? Sa tingin nyo ba good move ito or bad move? Komento nyo lamang yan sa ating comment section.